Moira, pero nga ng sharpener mo, wala kasi yun sa akin eh. Sige, kuya. Yan ang sa bag ko. Saan yung bag mo? Ito lang, oh. Saan dito yung sharpener mo? Diyan lang, sa bulsa ko. Ayun. Alam na din, Moira, ng eraser mo. Andyan lang sa pencil case ko. Saan dito? Basta, andyan lang yun sa loob. Hanapin mo na lang. Ay, sungat mo naman. Eh, kasi naman mahanap mo yan kung mata mo yung pinangahanap mo. Tsaka hindi ka puro tanong. Oh, Elvis, ba't kaya yung itsura mo? Eh, kasi si Lola, pinapahanap sa akin yung bayong. Hindi ko naman makita. Ito. Sana kasi hinahanap mo kasi sumisimangot ko dyan. Kanina mo panahanap yan. Pati ikaw, masungit din. Parehas lang kayo ni Moira. Wow, favorite! Ano yan? Gumamit ka ng bagong kutsara. Ay, sorry po, Lola. Saan po ba? Naku! Itong batang ito, kung ahas lang yan, kanina ka pa natuklaw. Ayun, ayun, oh, mga kutsara doon. Itong batang. Susungot niyo naman po sa akin? Nagtatalaw lang naman ako, ah. Hindi ko kasi makita yung mga hinahanap ko. Salamat. Ganyan ang ganyan. Ang katwiran ng batang nakilala ko. Kesyo daw, nagtatanong lang naman daw siya. Kesyo talagang hindi daw niya makita yung kanyang mga hinahanap. Ay, nako. Tamang-tama ang kwento ni Pinang para sa'yo sa gabi na ito. Si Pinang po? Yung batang, imbis na mata niyang gamitin sa paghahanap, ang ginagamit niya puro bibig sa paghahanap. At dahil sa kanya, nabuo ang alamat ng pinya. Good! Okay. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, may isang bata nang pangalan niya ay Pinang. Nag-iisang anak lang siya. Kaya naibibigay ng nanay niyang si Cora ang lahat ng gusto niya. Pinang, anak, ako nandiyan ka lang pala. Yung mga gamit mo dun sa cabinet mo, pakiligpit mo naman. Dahil nung isang araw, iniwan mo rin nakakalat lahat ng yun, ako pa nagligpit. Pasensya na po, Nay. Natok na po kasi ako nun eh. Promise po, hindi na po maulit. Cross my heart. Sus, may pa-cross my heart, cross my heart ka pa dyan. Ganito na lang, anak. Para makabawi ka kay nanay, pwede bang ikaw ang magsaing? Di ba marunong ka na tinuruan na kita nun? Pinang, anak. Opo, ako na pong bahala. Sinaing, kayang-kaya ko po yun. Oh, sinabi mo yan, eh. O sige na, tumayo ka na dyan. Pumunta ka na sa kusina, mamamalengke lang ako sandali. Pagbalik ko, dapat ready na ang sinaing, ha? Alam mo kung ilang gatang na bigas ang isasaing mo? Opo, kalahating gatang lang po. Okay. O sige. Ingat po kayo, Nay. Ingat ka din, anak. Mwah. Balik ako agad, ha? Hi, anak. Bakit wala pa rin sinahin?
kumain dito. Di ba binilin ko na to sa'yo at sabi mo ikaw ang bahala? Eh, Nay, hindi ko po kasi nakita yung kaldero. Hanap po ko ng hanap, pero wala. Kaya, inintay ko na lang po kayong dumating. Ha? Anak, ito yung kaldero. Naghanap ka ba talaga? Opo, Nay. Wala naman po talaga yun kanina. Pinang, kung talagang naghanap ka, makikita mo kung saan to nakalagay. O baka naman nagdadahilan ka lang. Hindi po, Nay. Totoo po yun. Wala po yun kanina. Ito talagang anak ko. Pinang, pati ba naman ang kaldero? Sinisisi mo na pinagtataguan ka. Baka nga po, Nay. Alam mo, anak, paano ka matututunan kung palagi kang nagdadahilan? Ang gusto ko lang naman, matuto ka sa gawaing bahay. Pinang, anak. Po. Pakikuha mo nga dun sa garapon yung sinulid na pula, tsaka yung karayong. Sige na, anak, please. Saan nga po yung sinulid? Andun, anak ko, sa garapon nating nalagyan ng mga sinulid. Sige na. Bes, may kukunin ata yan? Pulang, sinulid, pati karayong. Pumunta ka. Ayun na, kamay! Ayun na, kamay! Sino? May ano nga pong kulay ng sinulid? Kulay pula, pati yung karayom. Damay mo na rin ako ng gunting. May wala naman po dito yung pinapahanap niyo eh. Ano ka ba naman, Pinang? Ito oh. Sinulid na pula. Oh, ang karayom, ito rin. Eh, wala naman po yan kanina. Ito pa yung gunting. Anong wala? Imposible, anak. Ako nga nahanap ko eh. Pwera na lang siguro kung pinaglalaruan ka ng mga duwende. Hindi mo talaga mahanap yan. Duwende, Nay? Oo. Sila Aling Mercy daw kasi may alagang duwende dun sa bahay nila. Pero mababait naman daw. Hindi naman daw nananakit tsaka hindi naman nangunguha ng gamit. Hala, Nay. Baka sila po yung nagtatago ng mga gamit natin. Kaya po yung mga pinapahanap nyo sa akin, di ko makita. Ang bihira rin itong batang to. Eh. Hindi nga siya nagahanap eh. Kinugulo po nila tayo. Ako. Alam mo, ikaw talaga, Pinang, kung ano ang mga inaiisip mo. Sige na, anak. Tuloy mo na yung pagkukulay mo dun. Sige na. Lumalaking prinsesa ng pagdadahilan itong si Pinang. Alam mo, baka kailangan natin siya turuan ng leksyon. Hindi naman po siguro masama yung mga duwende, no, Lola? Ay, naku, hindi. Mababait si Duwende Lino, si Duwende Lin. Sa katunayan, malaki ang papel nila sa kwento na ito. Sa Fairyland po ba may nakakita kayong duwende? Ay, nako, Apo. Hindi ko na mabilang kung ilang duwende na ang nakasalamuha ko. Gusto ko po yan. Gusto ko po makakita ng mga duwende. Pwede po ba kayo magkaroon ng mga duwendeng kaibigan? Pwede naman yun. Bakit hindi? Alam mo, Dwendalyn, nagigigil ako eh. Nakikita mo, nagigigil ako? Oo, oh, nakikita ko. Yung bata na yan, bakit kaya di natin bigyan ng leksyon nang makita niya ang hinahanap niya? Ha? Nagigigil. Oo, tingnan mo. Nanginginig yung kamay ko, oh. Sample lang ko yan, ha? Tingnan mo, ha? Uy! Wow! Wow! Gano'n ka ba? Hayaan mo lang siya! Bata pa yan! Magbabago pa yan! Talaga, relax ka lang! Sige. Sige. Total. Strike one pa lang naman eh. Oo nga. Chill ka lang, Duwende Lino. Kung yung nanay nga pinagbibigyan siya, tayo pa kaya e borde lang naman tayo dito. Thank you.
Tal, alam mo, may point ka naman eh. Pero, bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. One last chance, ha? Para dyan sa bata na yan. Pero, pwede naman tayong makipaglaro sa kanya. Saka na natin siya kakausapin ng maayos. Pwede. Nay, maganda po ba? Ganda. Galing mo, anak ka. Alam mo, para mas maganda, gamitin mo yung pula tsaka yung yellow sa ulo ng ibon para yung palong niya makulay na makulay. Tapos, salitan mong gamitin yung dalawang kulay. Hello, Aling Mercy? Ay, o sige ho, pupunta na ako ngayon din. O sige po, bye-bye. O anak, pupuntahan ko lang sandali si Aling Mercy. Dito ka lang, ha? Opo. Saan yung red at yellow? Ano ba? Tuhon tayo! Tuhon! Tusok ako eh. Ayan eh. Kukulay dilaw ako eh. Diyan ka na, dito na ako. Nagpakita ang dalawang duwende kay Pinang. Hindi para takuti siya. Pero para kausapin tungkol sa ugali niya. Shhh! Ano ba yung nanak mo? At kita rin ba? Come and get it! Dali, kunin mo na! Ano ba? Ako na! Ako na! Ay! Pwede ba? Huwag ka nang sumigaw! Naku! Pasensya ka na ha, kung natakot ka namin ng sobra. Relax, ha? Chill! Gusto lang naman namin makuha ang atensyon mo. Dahil gusto ka namin kausapin. Bakit? Tungkol saan? Tungkol saan? Sa ugali mo! Nagdadamdam kami. Kasi lagi mo kami pinagbibintangan na kesyo may nawawala at may gumagalaw ng gamit nyo rito sa bahay nyo. Oo! Kami na lang yung sinisisi mo kapag hindi mo nagagawa ng maayos yung mga inuutos sa'yo ng nanay mo! Oo yun. Tsaka, hindi ka naman kasi naghahanap talaga eh. Kaya huwag ka mambibintang. Unfair yun! Yes, right, that's unfair! Yeah! Kaya kami tuloy yung napapasama! Eh, tahimik lang kami naninirahan dito sa garapon! Diyan, oh! Sorry po, hindi na po mauulit. Dapat lang! Dahil kung hindi... Ay! Alam mo, dapat huwag ka nang tatamad-tamad at sundin mo na lang lahat ang inuutos ng nanay mo! Tsaka maghanap ka ng maayos, pwede ba? Ha? Gamitin mo yung mga yung mga mata mo. Ha? Nilagay yan dyan para gamitin, hindi mo alam. Gamitin mo! Opo, promise mo, hindi na po ako maninisi. Tandaan mo, may usapan tayo. At tandaan mo rin, secret lang, ha? Sige, mag-colored ka na uli. Eto, ha? Wala ka ng dahilan para hindi maghugas, ayan na ang sabon, ha? Umariya ka na naman. Ayaw mo lang talagang magwalis, eh. Totoo po,
dahil ngayon ko lang po nakita yung walis. Halika nga, ikaw naman ang maglinis dito. Opo, Nay. Papasok ka ng walang ID? Eh, hindi ko po makita eh. Asus, hindi ka naman kasi talaga naghanap. Eto oh. O sige na, suot mo na. Hindi na naman naghahanap ng maayos. Ay, Pinang. Lagi na lang matabang. Eh, hindi ko po kasi makita yung asin. Ayun no, ang asin. Igala mo rin kasi ang mga mata mo. Ikuha mo ko ng karayom. Total, may sinulid na rito. Tatahiin ko na lang yung mata niyan. Hindi naman niya ginagamit eh. Ay, hindi nagbabago tong batang to. Huwag muna akong pipigilan dyan. De, oy! Nay, okay lang po ba kayo? Gusto niyo, huwag na po ako pumasok para mabantayan ko po kayo. Hindi na, anak. Okay lang. Okay lang ako. Parang hihikain lang kasi yung pakiramdam ko. Ihihiga ko lang ito at bubuti rin. Pero anak, kakailangan ko yung tulong mo. Kailangan kasi nating bayaran ang kuryente natin kung hindi mapuputulan tayo. Bago ka dumiretso sa school, pwede bang dumaan ka muna kila Aling Mercy para maipasabay natin yung bayad natin? Opo, Nay. Nasaan po ba yung pambayad? Naiwan ko sa may table sa sala, ha? Huwag mong kakalimutan, anak, ha? Dumaan ka muna kay Aling Mercy, iabot mo yung sobre natin, ha? Opo, Nay. Bye-bye po. Tumalo na ako doon sa ano, tumalo na ako doon sa may kabuti, doon sa may ano. Tapos pagtalong ko, may Pinang! Asan? Ay! Yung sobre! Ang sobre? Ayaw, nakalimutan niya yung sobre! Yan yun! Oo! Pinang! Ayaw, ino... Yan ang sinasabi ko. Yan ang Pinang! Sinasabi ko. Naku, yung sobre! Nakalimutan mo yung sobre! Kita mo na! Hey! Hotel yan eh! Ay, nandito na ako! Nay? Nay, bakit hindi pa malamig yung tubig? Wala pong ilaw yung ref. Kasi naputulan tayo ng kuryente. Diba biniling ko sa'yo, iabot tong sobre kay Aling Mercy. Hindi mo ginawa. Eh, wala naman po yan kanina eh. Anong wala, Pinang? Naghanap ka ba talaga? Imposibleng hindi mo to nakita kung naghanap ka. Dadahilan ka na naman eh, panibasa kasi puro bibig ang ginagamit mo. Promise po, Nay. Hindi ko po talaga yan nakita. Baka naglalaro na naman po mga duwende. Ay! Kami na naman! Tayo na naman! Minig-minig na naman yung mga laman-laman-laman-laman ko dyan, ha? Pinang, pwede ba? Tigilan mo yung kakasisi sa iba at kakadahilan. Alam mo, sawang-sawa na ako sa katamaran mo. Lahat na lang ng bagay iniaasa mo sa akin, puro ka saan dito, saan doon, lahat hindi mo nakikita. Balibasa kasi, puro bibig mo ang ginagamit mo pag naghahanap ka. Ano mo, sana tubuan ka na lang ng napakaraming mata para lahat ng bagay nakikita mo, hindi yung puro katanong sa akin. Siguro pag nangyari yun, magtatanda ka na. Narinig ang tanong namin. Ngunit hindi ka pa rin natuto. Hindi pa rin nagbago ang ugali mo. Tamad, inaasa sa iba, hindi naghahanap, at naninisi ka pa. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na kahit yung nanay mo'y napuno na sa'yo. Kailangan mo na siguro talagang matuto ng isang matinding leksyon. Wag po! Hindi na po mauulit. Promise po yun, hindi na po.
isang matinding leksyon na makukuha mo ngayon, Pinang. Kaya, Pinang, huli na ang lahat. Ano yan? Powers. Powers? Oh, powers. Ito lang yun, oh. Nay, tulong! Nay! Yun ang power. Nay! Nay, tulong! Nay! Nay, nanay! Kung saan-saan hinanap ni Cora ang anak. Pinang? Pero hindi niya alam Pinang? Kung saan ito hahanapin. Pinang, anak! Arlene! Si Pinang ba napansin niyo? Cora, hindi eh. Naku, hayaan mo pag nakita namin siya, ipaalam namin siya sa'yo, ha? Oh, sige ho. Salamat. Asan kaya yung batang yun? Pinang! Pinang, anak! Pinang! Pinang! Pinang, saan ka ba nagpunta? Pinang? Pinang? Pinang, anak! Asan ka ba? Pinang! Nay! Pinang! Asan ka? Nay, nandito po ako sa likod niyo! Saan? Sa likod niyo, Nay! Saan likod? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Asan ka ba? Nay, gamitin niyo po ang mga mata niyo! As... Pinang? Nay! Ano nangyari sa'yo? Nay, tulungan niyo po ako, Nay! Nay! Anak, ano ba nangyari sa'yo? Ba't nagkaganyan ka? Nay, tulungan niyo po ako, Nay! Pinang, anak, patawarin mo ako. Kasalanan ko lahat ng to. Ako, totoo nga. May mga duwende nga dito sa bahay ko. Oo, Aling Cora. At matagal na namin kayo na-obserba ni Pinang. Kayo ang may gawa nito sa kanya? Ginawa lang namin yung gusto niyo para kay Pinang. Inaamin ko may mga pagkukulang din ako. Pero pinagsisisihan ko na lahat ng yun. Kaya sige, natulungan niyo na akong ibalik si Pinang sa dati. Oo nga po, ibalik niyo na po ako sa dati. Sorry po. Pinang? Pinang? Saan pa yun? Pinang? Nay! Pinang? Ako, Pinang! Ako, salamat naman, anak. Wala na pong sumpa, Nay. Salamat po. Sana'y magsilbing aral na ito sa'yo, Pinang. At sa inyo rin, Aling Cora. Hali kayo, sumama kayo sa amin. Saan niyo ba kami dadalhin? At parang hindi niyo makalimutan ang mga nangyari. Yan, kita niyo yung mga prutas na nakailera na yan? Iiwan namin yan habang buhay. Para hindi niyo na rin makalimutan yung mga araw na tinulungan.
Sabi ho! Hindi, hindi po namin makakalimutan yan. Promise. Pangako yan. Mula noon, tatawagin ang kakaibang prutas. Manamis-namis at maasim na pinya. Hango ito sa pangalan ng batang dati tamad at hindi gumagamit ng mata sa paghahanap. Siya si Pinang. Grabe po pala, Lola, no? Kaya po pala ang dami pong mata ng mga pinya. Sure po ako na bago na rin po si Pinang dahil po dun sa nangyari sa kanya. Tama ka, Apo. Binigyan siya ng mata, ng ilong, ng bibig, kamay, at isip para gamitin ang mga dapat na gawin. Oh, Elvis, ano ulit yung gagamitin pag may hinahanap? Good, Kuya. Kung hindi, papabaonan ka namin lagi ng pinya para maalala mo si Pinang. O kaya kakausapin ka ni Dwendeline tsaka ni Dwendelino. Hala, nakuha ko naman yung lesson ng story. Promise, Lola. Magbabago na po ako. Oh, talaga. Sige, simulan mo yan. Ngayon na. Thank you, Lola. Dahil kayo na lola ko, hindi siya.